Ay siguro familiar sa inyo to. Yung paglalagay ng lipstick sa noo ng bata para wag daw mabalis. Huh? Yung wag daw mag-uuwi ng pagkain na galing sa lamayan kasi malas. Tapos wag daw magwawali sa gabi kasi lalabas naman ang swerte. What? Ilan lang po yan sa mga paniniwala nating mga Pinoy na ginagawa natin dahil sabi ng mga matatanda ay wala naman daw talagang mawawala kung susunod. Pero marami rin sa atin na hindi ginagawa ito dahil ang mga ito ay walang scientific na basihan. Sa pagdadrive at sa pagme-maintain ng sasakyan ay meron ding mga ganitong mga paniniwala na naipasa sa atin ng mga lolo natin. At dahil nga sa katwiran natin na wala namang mawawala kung susundin natin, ay patuloy pa rin natin ginagawa. Dapat daw nire-revolution natin yung makina bago patayin ito. Alam nyo guys, madalas ko itong nakikita sa mga jeepney drivers. No offense po sa mga katropa nating chuper dyan. Naging chuper din po ako. FX nga lang po or UV Express ang ginamit kong pambiyahe. Pero hindi ko po nakaugali ang magrevolusyon bago patayin ang makina. Ang mga nakikita ko pong gumagawa nito ay yung mga kasamahan kong may edad na. Pag naman tinatanong ko sila kung bakit nila yun ginagawa, ang sagot lang nila sa akin ay mabuti daw yun sa makina. So dahil hindi ako kontento dun sa sagot nila noon, ay hindi ko pa rin yun sinunod. Naghanap ako ng magandang dahilan kung bakit yun kailangan gawin. At sa totoo lang po ay wala po akong nakita. Ang sabi pa nga po ng isang nabasa ko ay nakakasama pa ito sa makina. Dahil ang pagrevolusyon ng malakas ay nakakadagdag sa wear and tear. Especially sa mga piston rings at sa mga bearings. Bukod pa dyan ay sayang lang ang gas. Nakakadagdag pa po ito sa ingay at saka sa pollution. May mga old timers din po tayo na naka-diesel engine. Tapos paminsan-minsan ay naghahalo sila ng gas or kerosene sa fuel tank nila. Or kumisa naman ay hinahaluan nila ito ng 2T oil. Ito po yung ginagamit ng mga 2-stroke na motor na na-phase out na. Ang dahilan naman po nila ay nakakaganda daw po ito ng andar at saka nakakalinis ng makina. So ni-research ko rin po kung ito ba ay may scientific na basihan at nakita ko po na sa ibang bansa na merong winter, ang mga sinaunang drivers din po doon ay naghahalo ng kerosene sa diesel fuel nila. Yan naman po ay para mas mabilis daw uminit yung makina kapag taglamig. Pero hindi na po yan advisable gawin ngayon sa mga modern engines. Kasi guys, ang mga makina noon ay yari lahat sa bakal. Hindi katulad ngayon na marami ng parts ng makina ang gawa sa aluminum na mas madaling uminit. Tapos guys, ang kerosene ay kulang ito sa lubrication properties na katulad ng makikita natin sa diesel. Kaya kapag inihahalo po natin yan sa fuel tank natin, ay makukulangan ng lubrication yung makina natin na pwedeng mauwi sa pagkasira. Yun naman pong mga nag-ahalo ng 2T oil, yan daw po ay attempt na madagdagan ang cetane content ng diesel noon. At ayon naman po sa research ko na kahit damihan nyo ang paghalo ng 2T oil sa diesel ay hardly noticeable ang pagbabago sa cetane content nito. Sa pagay, alam nyo yung 2T oil pag nasusunog, mausok po yan. Kaya nga po na phase out na yung mga 2-stroke na motor dahil lakas po yung magpollute. Dapat daw mag-cool down muna ng mga 1 to 2 minutes bago patayin ang makina. Well guys, partly totoo yan kung nakaturbo. Pero kung normal driving lang ang ginagawa mo kahit ka nakaturbo, okay na ang 30 seconds to 1 minute na cooldown. Ginagawa lang yung mahaba-habang cooldown kapag galing ka sa mahabang biyahe or meron kang kargadang mabigat or bumiyahe ka sa lugar na maraming paahon or kuminsa naman kapag meron kang hinilang ibang sasakyan. Kasi guys, kaya yung ginagawa. Ang turbo charger po kasi gumagana yan sa pag-harness ng mainit na hangin sa exhaust natin. Kaya umiinit po ng husto ang turbo charger. Actually, nagbabaga nga yan kuminsan. At kapag yan po ay mainit, hindi po maganda na bigla na lang papatayin yung makina. Kasi guys, yung langis ng makina natin dumadaloy din po dyan sa turbo. Pag pinatay pong bigla ang makina, matitigil ang sirkulasyon ng langis. Yung langis na nahan doon sa turbocharger maluluto
na magiging dahilan para pumangit ang kondisyon ng langis. Kaya kailangan kapag ka galing sa mga mahabang biyahe, dapat na mag-cool down muna ng mga 1 to 2 minutes para patuloy na mag-circulate yung langis hanggang sa malagay ito sa normal temperature. Pero kung ang makina mo naman ay walang turbo or yung tinatawag natin na naturally aspirated, hindi po yan required na mag-cool down. Kahit pa kayo galing sa mahabang biyahe, kahit na umahon pa kayo sa Baguio or kahit na meron kayong mga kargang mabigat. Kasi guys, wala naman po yung aparato na magiinit na sobrang init na katulad ng sa turbocharger. Ang last naman po guys ay ang pinaka-controversial sa lahat ng videos na ginawa ko. Ito po ay yung pagwa-warm up ng 3 to 5 minutes bago gamitin ang sasakyan. Ginawa ko po yung video na yan magto 2 years ago na, at maniwala kayo't hindi, marami pa rin pong nanonood niyan at marami pong nagko-comment kasi marami po talagang gumagawa niyan na nagwa-warm up kahit summer. Dahil ang makina daw natin ay parang tao na kailangan bago magtrabaho may warm up. Are you serious? Kung papanoorin niyo po yung video na yan, po yung comment section, mababasa niyo rin po doon yung mga kababayan natin abroad na nakatira sa mga bansang may winter. Sila po mismo ang nagsasabi na kahit may snow sa kanila ay hindi uso ang mag-warm up ng matagal, lalo kapag naka-idle. Sila daw doon, pag umistart na ang makina, aayusin lang ang mga side mirrors, magkakabit ng seatbelt, papaandar rin na nila ng marahan yung sasakyan. Alam nyo kasi guys, mas magandang mag-warm up nang umaandar na ng marahan yung sasakyan kesa sa naka-idle. Kapag naka-idle ka, mas mahina ang pump ng langis. Kaya mas matagal ang sirkulasyon ng langis. Hindi katulad ng umaandar ka na ng marahan, mas mabilis na nakakapunta yung langis dun sa mga dapat niyang puntahan. Kaya nakakapagtaka dito sa atin na tropical country ay magwa-warm up tayo ng 3 to 5 minutes bago natin gamitin yung sasakyan. Actually, wala pa akong nakitang manual na nagsasabing dapat natin yung gawin. Yan pong paniniwala na yan ay namana natin sa mga lolo natin. Dahil ang mga sasakyan ng mga lolo natin noon bukod sa dekarburador na hirap umandar tuwing umaga ay puro bakal ang makina. Ultimo ang cylinder head nila ay bakal, kaya matagal pong mag-init. Ngayon po ang mga makina natin bukod sa marami ng parts na aluminum ay computerized pa. Mapapansin nyo yan pag umaga, pag in-start nyo, mataas ng konti ang RPM. Kapag ramdam po ng computer na okay na yung init, bumababa na po ang RPM sa normal na idle. Kaya mas maganda po na pag start nyo ng makina, ayusin nyo yung mga side mirror, iprogram nyo na yung navigation nyo, tapos mag-seatbelt, tapos marahan na kayong umandar kasi hindi naman po kayo talaga sisibat agad kapag ka unang andar nyo. Sa pelikula lang po yata nangyayari yun na pag-start ng makina ay nagpapakamot na ng gulong. Sa palagay ko guys, bago kayo makalabas ng subdivision nyo at makapunta dun sa highway, enough na warm up na yan para sa makina at pwede na kayong mag-drive ng kung paanong drive ang gusto nyo. Yun ay kung wala pong traffic. Kapag na-traffic naman kayo, pabor na pabor yan dun sa mga mahilig sa warm up. Kung mapapansin nyo, nag-re-upload ako ng mga lumang videos. Yan po ay dahil sa dun sa mga lumang videos na yon ay pinromote ko yung Facebook page na Kuya Mikmix Dami Mong Alam na for some reason ay hindi ko na po ma-access. Nakakapanghinayang naman pong i-delete yung mga dating videos, so ang ginagawa ko na lang po ay nire-re-edit at nire-repost ko para wala na pong maligaw na pumunta doon. Ang official Facebook page na po natin ay audiomonkeys.dma. Kasi madadagdagan ang warm-up time nila. So I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Huwag nyo pong kakalimutang mag-like. Muli, ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!